Hello guys, heto na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. So today, tayo po ay mag-share ng jelly dessert for Valentine. So ito po yung handog natin for Valentine's Day. Madali lang pong gawin ito at ito po mga kailangan natin. So ang gagamitin ko po dito ay itong gelatin powder. Then kailangan din po natin dito ng gelatin bar. So, pareho po akong gagamit nito. At dito po, ito po ay milk jelly. Kaya, gagamit po ako dito ng fresh milk. So, 1,000 milliliter of fresh milk. At kailangan din po natin dito ng evaporated milk and sugar at vanilla extract. Then, dito po ay gagamit tayo ng food color. Then, meron tayo dito yung red, then green, yellow. So, gagamit tayo ng three colors. Kaya, ang gagawa po muna tayo ng color gelatin. So, kaya ang kailangan natin dito sa paggawa ng color gelatin ay itong gelatin bar. Kasi po, maganda po ang texture nito, hindi siya malambot. Kasi, pang didecorate po natin ito, gagawa tayo ng puso-puso na i-decorate natin doon sa ating milk gelatin. Okay, at kailangan din po natin dito ng water. Okay, so ang unang gagawin natin, so itong gelatin bar, tutunawin muna natin. Gagawa muna tayo ng color gelatin. At yun po ay hihintay natin tumigas kasi gagamitin po natin yon para sa pag-shape ng mga heart o puso-puso. Okay, umpisahan na po natin. Okay, then dito po, meron tayo ditong boiling water. So dito, ilalagay po natin itong gelatin bar na ikat natin 4 pieces. Then, ito po ay hihintay natin na matunaw. Okay. So, kailangan ma-dissolve itong gelatin. So, ngayon, lalagyan po natin ito ng sugar. Para nun, hindi siya masyadong matabang. Okay, just 2 to 3 tablespoons of sugar. At lagyan natin ng konting vanilla. Just a few drops of vanilla extract. Okay. So, dito, lutuin natin. Then, ang gagawin po natin dito ay i-divide natin ito sa tatlo. Pagka na tunaw na siya, na-dissolve na siya, i-divide po natin ito sa tatlo. Kasi yung tatlo na yon, yung po yung lalagyan po natin ng kulay. Okay. Nagawa na po natin itong red at saka itong yellow. So, ngayon, narito yung ating green. So, ito yung last na ginawa natin. Okay, so, i-transfer natin dito. Okay, so, ito po ay hihintay nating tumigas completely. Then, pag matigas na siya, medyo ilagay po natin sa ref. Para noon, mag-film pa siyang mabuti doon. Kasi po, hindi po tayo pwedeng gumawa ng milk gelatin natin hanggang hindi po matigas ito. Kasi po, ito po yung una nating ilalagay doon sa bottom o doon sa ilalim ng gelatin na gagawin natin. Okay, maghihintay po tayo. Siguro ito mga 3 hours. So, mas maganda kasi mas matagal pa siya. Then, ilalagay pa po natin sa ref. Okay, then ngayon guys, pagkaraan ng halos magtatatlong oras na natin na ilagay sa ref yung ating color gelatin. So, ang gagawin natin,
itong ating gelatin powder. So, magluluto na tayo ng yung ating pinaka-base na gelatin, yung ating milk jelly. So, nilagay natin itong powder gelatin dito. Then, dito lagyan natin ng tubig. Okay. So, hayaan natin ganyan. Then, lulutuin natin yung ating gelatin. So, ito mga mold ito, dito natin lulutuin o ilalagay yung ating gagawin na gelatin. Kumukulo na po itong ating fresh milk. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng sugar. So, yung asukal na gusto nyo, depende sa inyo kung gaano ang gusto nyo tamis. Okay. Okay, haluin natin. Okay, at dito ngayon, narito yung ating gelatin na nilagay natin sa tubig. So, ang gagawin natin, ilalagay natin dito. Okay. So, haluin natin. So, hintayin natin mag-dissolve yung gelatin. Nasa lower heat lang tayo para nun yung gatas hindi masyadong ano po maibabaw. Then dito, lalagay po natin itong ating evap milk. Vanilla. Okay, so haluin natin, lulutuin po natin ngayon ito. Okay. Wow, ang bango kasi yung vanilla niya. Okay, so tuloy-tuloy natin ito. Okay, then ngayon, pagkaraan ng halos nasa 10 minutes na i-dissolve natin yung gelatin at saka yung sugar. So, ayan o. Oh. Ang ganda na ng texture niya. So, ang gagawin natin dito, i-turn off na natin yung heat. So, ayan o. Oh. Okay. So, haluin natin. So, medyo palamigin lang natin ng konti at saka natin ilalagay doon sa ating mold. So, ang gagawin natin, ipiprepare muna natin yung ating lalagyanan. Okay. So, hintayin lang natin medyo mag-cool down ng konti. Ginawa nating colored na gelatin. So, ganito yung gagawin natin. Okay. So, ang ginawa natin, na ikat lang natin ito. Ika-cut natin itong mga to. Tapos, so, ayan, heart shape. Okay. So, ilalagay natin dito. Papaikutan lang natin ito ng mga puso, itong malaking puso. Okay, so ito yung pinang-shape natin dito. Okay, so ngayon, walang maisip eh. Ito yung isishare natin para sa Valentine. Siyempre, pag Valentine heart, okay, so ganito lang ginawa natin. So ngayon, arrange lang natin dito. So dito, lalagyan muna natin ng
yung manipis lang na gelatin. Ito, medyo malamig na siya. Okay. So, ito, hayaan lang muna nating tumigas itong unang nilagay natin. Kasi pag nilagyan natin ng marami, lulutang yung mga color gelatin. Okay, so maghintay tayong medyo tumigas ng konti. Halos nasa 10 minutes. So, ayan, pwede na to. So, baka naman magbuo itong ating gelatin, yung ating milk gelatin na ginawa. Ay lalagyan na natin. Okay, so lalagyan na natin ngayon. Ito pupunuin natin. Okay, so dahan-dahan lang kasi baka mabutas yung ilalim. Okay, so tutuloy-tuloy lang natin ito. Okay, so guys, dahan-dahan lang kasi baka mabutas yung ilalim. So ayan, merong konting pumapaibabaw. Okay lang yun kasi masisira yung ginawa natin kanina. Pagka nabigla ito ng lagay. Okay. So, pwede na to. So, ang gagawin natin dito, hintay natin tumigas. Pag matigas na to, lalagay natin sa ref. So, pwede na yung puno na ganyan. Kasi magde-deplate mamaya yan. Okay, so hintayin lang natin ito na tumigas. Pag matigas na siya, nabuo. Hintay natin mabuo at lalagay po natin sa ref. Okay, then ngayon guys, narito na yung ating gelatin. Pagkaraan ng halos maglilimang oras na nailagay natin ito sa ref, nabuo na siya completely. So ang gawin natin, ganyanin natin yung gilid. Ihiwalay lang natin doon sa mold. Huwag nating padaanan ng knife kasi baka masira pa yung gelatin. Okay. So, ang ganda ng texture niya. Oh. So, ngayon, meron tayo dito yung heart shape. Valentine talaga, ha? Okay, so ito, turn over natin. Baligtarin lang natin. Okay. Then dito, dahan-dahan lang guys. Kasi baka masira. Wow. Tapos, dahan-dahan nating angatin. Oops, wow. So, medyo parang, ayan. Okay, then ngayon guys, pagkaraan po natin na na-i-transfer dito sa isang serving plate, ay ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin dito po sa ating Valentine's Jelly Dessert. Okay. So, sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye.